Itong mining executive order na pakana ni Aquino, halos isang taon na bago ito naipasa. Halos isang taon ng atras abante, halos isang taon ng hindi kinokonsulta ang mga mamamayan sa kung ano ang lalamanin ng pangunahing polisiya ng gobyernong Aquino hinggil sa isang kontrobersyal na industriya, ang pagmimina. Ang executive order na ito ay nagsimula noong Agosto 2011 sa kalagitnaan ng mainit na pagtutol ng mga mamamayan sa mga polisiya at mga proyektong pagmimina na mapanira sa kalikasan at sumisira sa buhay ng mga magsasaka, ng mga tutubo at mismong ng mga manggagawa dito sa mga minahan. Sa simula, ang sinasabi ni Aquino, gagawa daw siya ng bagong polisiya kahalintulad ng Mining Act of 1995 na ipagtatagpo ang interes ng mga dayuhang korporasyon ng pagmimina at ang interes ng mga mamamayan na tinatapakan ng mga korporasyon na ito. Unang lumabas ang draft ng executive order noong simula na ng 2012 at ito ay inatras kaagad. At heto na nga, nung lumabas yung Executive Order on Mining, Executive 79, nakita natin na ang mga polisiya nito ay walang pinag-iba sa lingwahe ng kontra-mamayan, kontra-kalikasan at makadayuhan ng mga patakaran ng Mining Act of 1995. Mula sa pagdurog ng otoridad ng mga local government units hanggang sa pag-iwas sa pagkuha ng sapat na kita mula sa mga minahan, hanggang sa pag-iit ng proteksyon ng ating kapaligiran, nakita natin na kulang ang mga patakaran ng executive order na ito at mapapalawig pa ito sa karanasan ng bawat isang mamamayan na tinatapakan ng mga mining corporation.